nandito ulit ang inyong panaderong madiskarte. Ayan, siyempre, alam nyo na kung bakit tayo nandito ulit. Ay, magbibigay na naman tayo ng isang timplada, mga kabiking. Ayan. Sana ay hindi kayo magsawa. At alam ko naman na balang araw, hindi man ngayon, ay magagamit nyo naman itong mga sinishare natin sa mga gustong matuto dyan, sa mga baguhan at gusto ng timplada. Ayan. At siyempre, mga kabiking, ang isishare natin ngayon ay yung chocolanay na donut. Ayan. Siyempre, bago ulit yan, bago natin ishare yan, mga kabiking, ay ngayon pa lang ay bumabati na ako sa inyo ng Happy New Year. Ayan, mga kabiking. At siyempre, habang may oras tayo, mga kabiking, at kaya natin isingit ang pag-share ng ganitong mga timplada, ay gagawin natin yan, mga kabiking. Kasi ilang araw na rin naman ay makakauwi na rin ako ng Tarlac. Ayan, mga kabiking. Siyempre, mga kabiking, yung gagawin natin chocolanay ay yung ang kanyang dough ay kinuha na lang natin dito sa buns. Timpla ng buns lang, mga kabiking. Siyempre, tignan nyo na rin yung mga iba nating upload na mga timpla dyan. Kasi yung ginagamit natin dough ay alos pare-paras lang naman ang timpla, mga kabiking. At para hindi na kayo malito, ayan, mga kabiking, kung meron kayong isang timpla na dough, ay pwede nyo nang gamitin lahat yan ng klase ng tinapay. Ayan. Para hindi na kayo malito, mga kabiking. Ayan, gagawin natin, mga kabiking, kumuha lang tayo dito sa nagbukod lang tayo ng timpla ng buns. Ayan. At doon na natin kukunin. At tungkol naman sa buns na yan, ay na-share ko na yung timpla niyan, mga kabiking. Pati yung ginagamit talaga natin na dough na pang-asorte, na-share ko na rin yan. Pwede nyong tignan yan sa ating mga videos, mga kabiking, kasi napakarami ko ng siner na timplada na alam ko na balang araw magagamit nyo yan. Ayan. At makatulong din sana sa inyo. At siyempre, pakiusap lang sana, mga kabiking, huwag nyo sana skip yung ads, kasi dyan tayo kikita sa YouTube. Ayan. Kasi na totoo lang, hindi pa naman tayo kumikita sa YouTube. Ayan. Ayan, mga kabiking, paano ba yan? Di umpisa na natin to para hindi tayo matagalan, dahil isisingit ko lang ulit to, mga kabiking, para sa inyo. Ayan, kaya let's go. Simulan na natin to, mga kabiking. Tara! So, mga kabiking, gaya nga lang sinabi ko sa inyo, ay nagbukod tayo ng timpla ng buns. Kaya burger buns, ito. At ang gagawin lang natin ito, mga kabiking, napakasimple lang. Ayan. Lalagyan lang natin siya ng chocolate powder na food color. Ayan. Siyempre, pagkatapos ito, mga kabiking, mamaya saka natin lulutuin yung palamanya na chocolate. Ayan. Siyempre, lalagyan muna natin ito, mga kabiking, ng food color. Bahala na kayo, basta magkulay chocolate siya, yung dough. Ayan. Kaya napakasimple lang, mga kabiking, sa mga marurunong na. Pero simple lang talaga ito, mga kabiking. Ayan. Siyempre, ang gagawin natin ito, mga kabiking, i-roller natin to. Dadaan natin sa roller. Yung lagi kong sinasabi, mga kabiking, kung gagamit man kayo ng roller, ay kailangan nating mag-ingat. Ayan. At sa mga baguhan naman na hindi alam yung paggamit ng roller, ay kung gusto niyo magtayo ng bakery, ay pwede naman kayo bumili na lang ng spiral mixer. Ayan, mga kabiking. Sa susunod, mga kabiking, ipapaliwanag ko sa inyo yan kung paano ba gamitin yung roller at saka yung spiral mixer, kung ano yung pagkakaiba nila. At parang meron na rin akong nagawang bigyan, at tignan nyo na rin din, mga kabiking. Pero pag may oras, mga kabiking, ipapaliwanag ko sa inyo yung paggamit ng dough roller at saka spiral mixer. Ayan, pero siyempre, dito muna tayo sa ating gagawin na chocolanay. Ayan, kaya let's go, punta na natin sa roller. Ganyan lang, mga kabiking, gagawin natin. Pasensya na kayo, wala talaga akong cameraman. Hanggang sa kuminis, ganyan lang, mga kabiking. Siyempre, higpitin lang natin. Ayan, para mabilis siyang kumino. Yun yung purpose, kaya hinihigpitan. Ayan. Hanggang sa kuminis yan, mga kabiking. Ganyan lang. Diba? Napakadali lang naman. Pero siyempre, kailangan din natin mag-ingat.
Ayan, ganyan lang mga kabiking. Cut ko muna. So mga kabiking, ito ng ating dough. Oh, tingnan nyo naman, naging kulay chocolate na siya. At ayun nga, pinakita ko sa inyo kung paano ako mag-roller ng kaunti lang. Bali, tapon-tapon lang natin na gano'n kaysa kuminis. Ganun lang mga kabiking. At siyempre, magpuputol tayo dito ng 40 grams. At bago yon ay pairan natin ng margarine para hindi siya malagkit. Ayan. So dahil sa naputol na natin lahat mga kabiking ay siyempre bibilugin na natin siya. At bago ko makalimutan mga kabiking, maglalagay na lang tayo ng timpla sa ating description box. Doon nyo na lang i-check yung ang timplada nito na pang isang kilo, yun ang ilalagay ko mga kabiking para magaya nyo. At siyempre panoorin nyo lahat ng mga videos ko mga kabiking para makita nyo kung paano yung ginagawa ko na paghalo. Lalong-lalong sa mga baguhan na bago pa lang dito o bago pa lang makapasok sa channel na to. At siyempre kung bago ka pa lang sa channel na to mga kabiking ay i-subscribe mo na yan at pindutin lang yung notification sa bell para lagi kang updated sa mga video na upload natin at lagi kang ma-notify ganyan. Kaya panoorin nyo mga kabiking kung paano yung pagbibilog kasi medyo mahirap lang ito at kailangan pag-aralan. Ito mga kabiking. Kabiking, urasan nyo siya na ng 60 minutes bago nyo siya iprito. Ayan. Kailangan hindi siya masyadong alsado pag prito natin para madali siyang damputin, hindi siya didikit dyan sa tray. Ayan, 60 minutes mga kabiking, urasan nyo siya bago natin siya iprito. At ang susunod natin gagawin nito ay yung kanyang palaman, iluluto natin siya. Ayan. Gana nga sinabi ko kanina mga kabiking, magluluto tayo ng palaman ng ating chocolanay na donut. Ito, meron tayong 1/4 kilo dito na wash sugar o kaya 250 grams pag kinumbert nyo sa gramo. At maglalagay tayo ng 300 grams na tubig mga kabiking o kaya 3/4 can. Ayan. At maglalagay tayo ng isang kutsarang cornstarch. Ayan kabiking, siyempre agawin natin para hindi siya bubuo. At maglalagay din tayo ng 2 kutsarang flour. Yung soft flour ang gagamitin natin, soft flour, yung ginagamit, yung tinatawag na third class. Ayan kabiking, ganyang kataas, tignan nyo mabuti. Ayan, 2 kutsara yung lalagyan natin. Ayan, kabiging. So, maglalagay din tayo ng kokwa. 2 kutsara din. Ayan. Luluto natin ito mga kabiging ha. Kabiking, 2 kutsara. Medyo naman susurot tayo sa kokwa kaya mag-add na lang tayo ng food color na chocolate. Ayan. So
Ganyan lang natin magiging. So, tara, lutuin na natin to. Ipapakita ko sa mga kabiking. At siyempre, may apoy na yan. Ayan. Haluin lang natin ng haluin to hanggang sa lumapot, mga kabiking. Ayan. Huwag yung sagtitigilan na haluin. Maluwanag ba yun, mga kabiking? Ayan. Para pagka-prito natin yung durak natin na malamig na, pwede na natin i-inkit. Yan, ganyan lang mga kabiking hanggang sa makuha natin yung tamang lambot niya, tamang texture. Ayan, haluin lang ng haluin hanggang sa lumapot siya. Pag kumulo na mga kabiking, okay na yun. Ganyan lang, huwag nyo siyang titigilan na haluin hanggang sa lumapot. So ayan mga kabiking, kung napapansin nyo, kumukulo na siya. Ayan. Ayan mga kabiking. Ayan, ganyan lang. Bali, okay na yun mga kabiking. Patayin na natin siya. Yun. Siyempre, hintayin natin lumamig. Ayan, ganyan lang yung mga kabiking. At ang susunod natin na gagawin ay yung kanyang pangpahid at saka yung kanyang coating. Ayan. Susunod natin gagawin mga kabiking. Tara! So ngayon mga kabiking, ay gagawa tayo ng pampahid natin para dumikit yung coating yung maya. Meron tayo ditong 150 grams na powder sugar. Ayan, siyempre lalagyan natin ng kokwa. Kahit isang kutsara lang mga kabiking. Ayan, tignan nyo. Ayan, siyempre lalagyan natin ng tubig. Estimate lang mga kabiking. Tansyahan lang. Ayan. Ganyan lang mga kabiking. Ito yung ibubaras natin mamaya sa ating donut para dumikit yung kanyang coating na gagawin natin. Ayan, ganyan lang mga kabiking. Ayan, tignan nyo. Iwan ko kung magkakasya na to. Pero kung kulang mga kabiking, pwede naman kayo magtinta ulit. Ayan, dublihin nyo lang yung tinta. Ayan mga kabiking, ito na yun. Ganyan lang. At siyempre, susunod natin gagawin yung coating niya. Kabiking, gagawin natin yung coating niya, yung pinaka-toppings niya. Ito na yun. Meron tayong ditong 1/4 kilo na washed sugar. At lalagyan lang natin ng kukka mga kabiking. Ayan, isang kutsara. Kahit dalawang kutsara mga kabiking. Lagyan na natin lahat ito. Asukal yung ginamit natin mga kabiking, instant na powder sugar. Kasi ang asukal kasi hindi basta-basta nagpunaw. Ayan, ito na siya mga kabiking. Yan lang, haluin nyo lang. Yan natin papagulong mamaya. Ito, yung pangpa natin, pagpapas natin mamaya. Dito natin siya papagulong. Saka natin lagyan ng palaman. Siyempre mga kabiking, ang susunod natin gagawin niya, ipiprito na natin ang ating pinakatinapay niya, yung chocolanay. Ipiprito na natin siya mga kabiking, papakita ko sa inyo yung alsa. Ayan mga kabiking, pagkatapos natin nagawa ang kanyang palaman, tapos ang kanyang toppings na panglagay natin dyan ay pwede natin ito iprito. Ipiprito natin ito mga kabiking. Tara! Iprito na natin yan. At tignan nyo mabuti mga kabiking yung alsa. Dapat hindi yan alsado para madali siyang damputin. Ganyan. Kasi pag alsado yan mga kabiking, damput mo yan, mahirap. Didikit yan sa tray. Kaya dapat salubong lang. Tara mga kabiking, pirutuin na natin siya. Natin lahat. Ayan, yung iba, hindi ko alam kung anong nangyari. Naging mukhang COVID siya. Tignan niyo. Hindi ko alam anong nangyari dyan. Pero importante mga kabiking, wala na umalis yan. Importante na prito natin. At papakita ko sa inyo kung paano. Ito yung ginawa natin mga kabiking kanina. Yung sinasabi ko, napangpahid natin. Ayan. Ayan lang mga kabiking. Ayan. Papatayo natin dito. Kung kulang mga kabiking itong pan natin eh, kung kayong gumawa ay pwede naman kayo gumawa ulit. Dublin nyo lang yung timpla. Ayan. Ganyan lang mga kabiking. Siyempre mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung paglagay ng palaman. Ayan. Ganyan lang mga kabiking.
Kung kayong i-brush, eh, mag-gloves lang kayo, ganyan, para mapadali. Ayan, mga kabiking. So, ayan, mga kabiking, siyempre, nilagay na natin ito yung palaman. Siya nga pala, mga kabiking, kung makakabili kayo ng maliit na butas nito, ay pwede naman yung guntingin para lumaki yung butas niya. Ayan. Shout out pala kay Kambal, kay Twin. Nahirapan daw sila magsumpit kasi nabara daw. Pwede mo naman yung guntingin, mga kabiking. Ayan, shout out sa'yo, Twin, ha? Para mas madali. Ngayon, tutusukin muna natin ito, mga kabiking, bago natin lagyan yung palaman. Ayan. Sampol. Sampulan natin. Ayaw. Tingnan nyo naman, mga kabiking. O. Diba? Ayan, ganyan lang, mga kabiking. Ayos na yun. Siyempre, nagpapasalamat tulad ako, mga kabiking, sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sana ay makatulong sa inyo itong mga munti kong inaalay na recipe, mga kabiking. At hanggang dito na lang, mga kabiking, ganun lang yung gagawin nyo. At sana tinapos nyo itong video para makuha nyo ng tama yung proseso. Ayan, pinaka-importante yung proseso, mga kabiking. Kaya maraming maraming salamat, mga kabiking. Hanggang dito na lang ulit. Bye-bye!